Ang cute na ano guys, ah, welding machine. Ito guys, medyo matibay na talaga yung ating bracket ngayon sa ating ano, sa undernet natin. Kasi di ba yung stock na nabibili natin is talaga is napaka brittle, no? Masyadong madaling maputol yun. So sa akin, nagtagal lang yun ng mga 2 months, ano, naputol agad. So, pero matagal ko na yung binili. Ginagamit ko lang siya ng walang plate number na naka-reserve lang lagi sa baka kasi kung may checkpoint. So ngayon lang nagka-time. Yan, pinagawan ko na ng ano kay Master Hoslo. Ito yung ginawa niya. Ano ito, flat sheet yung ginamit niya sa kanawild. Yan, naka-mounting po yan sa ilalim. Tingnan nyo. Ano. Tapos depende sa inyo kung gusto nyong pinturahan pa ng black para mag-match sa kulay ng undernet niya. Pero sa akin, okay na yan. Ganyan. Kung may time, pipinturahan ko na lang din. Ang black. So, mas matibay na siya. Ano ba yung ginawa mo dyan, Kuya Aslo? Dili masira agad. Fiber lang eh. Ano, para malapad doon. Para sa lapad sini. Di ba? Yan. Sa ilalim guys, may washer yan. Gusto niya ring mag-DIY. Babalik pa rin ito. Yan. Babalik pa rin namin yung stock na parang pinaka-bracket niya. Para yun talaga yung magiging guide. Yun ang pinatibay lang. Mas matibay ng 100 times. Yun yung sa ilalim. Tapos sa taas meron yung ano. Meron pa yung ginawang bracket. Yun, yun yung bracket niya sa ilalim guys. Para mas tumibay. Tapos nandun yung ano natin. Yung DIY natin. Fabricated na bracket para sa ating plate number. Tapos yung ginawa naman, hindi lang masyado siyang naka-slanting kasi bawal naman yun. Yung hindi nakikita na yung parang hindi na masyado nababasa yung plate. Tapos na yung ating DIY na bracket. So, so mas matibay na yung ating plate holder. Kasi 2 months lang talaga tong tinagal nito dati. Pakita natin sa ilalim guys. Oh.